Hello, musta po? Welcome ulit sa isang episode na Music Basics. Okay, so last time, ang topic na diniscuss natin ay yung mga staff, clef, at yung mga bar lines. Okay, so ngayon, ang naisip kong topic ay tungkol sa mga notes. Okay, so dalawa ang way ng pag-name ng mga notes. First is yung sofa syllables o yun yung do re mi fa sol la ti do. Okay, do re mi fa sol la ti do or sofa syllables. Ang isa pang way ng pag name ng nota ay yung tinatawag na letter names. So A, B, C, D, E, F, tsaka G. Okay. So, kung matatandaan natin, ito yung papel na ginamit ko last time. Dito natin itutuloy yung ating lesson. So, dodrawing muna ako ulit ng G clef. Okay? So, kung natatandaan ninyo, ang definition ng G clef ay siya yung magde-determine ng position ng mga nota sa staff. Okay, so natatandaan nyo yung G clef, di ba? Meron siyang parang yung naka-highlight na bilog. So, G clef, ang G, yun ang letter name ng notang sol. G or sol. Okay? So, doon natin ilalagay yung nota. Yung G o yung sol. Nasa pangalawang line siya. Katapat nung naka-highlight na part nung G clef. Kaya siya tinawag na G clef kasi doon nakalagay yung G. Okay. So, kung mapapansin nyo, meron akong nilagay na space dito, no? So, yun yung, doon natin lalagay yung mga katabing nota ng G pag pababa yung pagbasa ng nota. Tapos, doon sa kabila, doon naman yung pagpataas. Ngayon, sa pagkakatanda natin, di ba? Do, re, mi, fa, sol. Yun yung pataas. La, ti, tapos ulit-ulit sa do. So, ngayon, ang una nating i-determine is yung nota katabi ng sol sa baba niya. So, ano yun? Do, re, mi, fa, sol. Pag bumaba ka, ang nota niyang katabi ay fa. Or, yun yung F. Okay? So, kung titignan nyo, dun siya sa first space, yung fa. Then, ang susunod natin, pababa ulit, ay ang notang mi or e. Okay? Ang susunod ay ang notang d or re. Okay. So, ngayon, ano ang kasunod nun? Pababa ulit? Yun ay ang notang do. Pero, kung mapapansin nyo, based dun sa sequence ng mga nota, yung G nasa line. Tama? Yung F nasa space. Yung E nasa line. Yung re nasa space ulit pag bumaba ka. So, ngayon, yung kasunod niyang nota, wala ng line, di ba? So, ngayon, magkakaroon siya ng imaginary line. Lalagyan natin siya ng imaginary line dun sa mismong nota. Yan. Kasi, ang staff, di ba, lima lang. Kasi, mahalay naman kung lalagyan siya ng another line for this specific note. So, ang nilalagay na lang is kaprasong line, not the whole line katulad ng staff. So, ang tawag dito ay ledger line. Ledger line. And then, ang notang naka-indicate dito ay siya yung do. Ledger line. Ang tawag doon sa imaginary line na nilalagay sa nota na hindi siya included sa staff. Ledger line. Naintindihan niyo ba yung sulat ko? Basta L-E-D-G-E-R. Okay. Now, ngayon,
Lalagay naman natin yung kasunod ng nota ng G sa pataas naman. So, nakita nyo, di ba? Ang do ay C, D, E, F, G. So, sa alphabet, sa normal alphabet, ang kasunod ng G ay H. Pero sa music, hindi. So, pag nakarating ka na sa G, babalik ka sa A. Okay? So, ang first note na katabi ng G, pataas, ay ang notang A. Siya yung nasa second space ng ating staff. So, siya rin yung la. Okay? And then, ang last note ay ang notang B or T. Or pwede rin C. Depende sa kung anong personada nyo. T or C. Tapos yung sol, pwede rin siyang walang L. Pwede rin siyang so. Yan. Okay. So, after nung B, ano sa tingin nyo yung susunod? Correct. Yung C ulit. Uulit lang siya, dire-diretso. Uulitin nyo lang ulit yung do, re, mi, fa, sol, la, ti, tapos do. Tapos, ang lagi nyo tatandaan, kung halimbawa magbibilang kayo or mag-identify kayo ng nota, ang sequence niya ay laging line, space, line, space, line, space. So, after ng C, syempre D, E, F, G. Yung G, siya yung nasa above the fifth line, right? Okay. So, ngayon naman, ano yung susunod ng nota sa kanya? A, di ba? A. So, ang G ay nasa space ulit siya. So, yung A, magkakaroon ulit siya ng ledger line. Okay? And then, so on and so forth. Ganun siya. Yan. Okay? So, sana may natutunan ulit kayo ngayong araw. Okay? So, again, ang dalawang klase ng pag-name ng nota ay sofa syllables o yung do, re, mi, fa, sol, la, ti, do na I think familiar na kayo. Then also, yung isa ay letter names o yung A, B, C, D, E, F, and G. Okay? So, yun muna ang lesson natin ngayon. Maraming salamat and you have a nice day.